Maaga akong gumising mga kailan at nanggabi bilang paghahanda sa isang misyon ngayong araw. Oh! Ang pagsapit ng bukang liwayway ang nagbibigay sa amin ng hudyat sa pagkumpisa sa aming paglalayag. Pagdating namin mga kailan sa tamang spot ay uumpisahan na naming ihulog ang mga buya. Isa-isa na namin itong ihuhulog habang ang bangka ay tumatakbo para ma-maintain ang tamang distansya ng bawat buya. Hanggang sa maihulog na namin ang panghuli upang 21 na buya. Ayan mga kailan, tapos na nating ihulog yung 21 na piraso na buya-buya. At nandito kami ngayon, nakatigil kasama siya yung tatay. At kada kalahating oras o mahigit pa ay iikot-ikot kami at babalik-balikan yung mga buya para i-check, no, kung may mga nahuli na. Kasi malalayo ang agwat niyan eh. Hindi natin makita pag dito lang tayo nakatigil. Oh. Ito muna tayo mga kailan. Iyan tayo. Dalang mainit ng tubig. Tapos Kupiko Brown, baka naman. Mix lang natin. Kaso para masama dito pang mix. Isa pa. Yun. Ayan mga kailan to. Ayan na. Painit. Shout out nga pala kay Rickson Gutierrez dyan sa lugar ng Banilad. Alright. Na shout out here sa tatay. Shout out daw kay ano, kay Rickson Gutierrez ano, diyan sa Banilad. Lugar ang Banilad, kina Rosel. Banilad Oriental, Mindoro. At tayo mga kailan ay nagpagawa sa kanya ng bangka, magpapagawa pa lang. Sorry. Binigyan niya na tayo ng mga kailan ng paktura ng mga papalagaring kahoy at hopefully ay may makita agad tayo na mga kailangan kahoy at ipadala natin doon. Nang ito namang bangka ni tatay na itong lumang bangka na ito ay nakita nyo naman ay mukhang maghihiwa-hiwalay na. Hanggang sa ganun ay may magamit si tatay na bago naman. Alright! Lumipas na ang 30 minutes mga kailan at ito ang una naming pag-survey sa aming mga buya. Sa una naming pag-ikot mga kailan, wala ni isang buya ang nagpakita ng palatandaan na siya ay may huli. At sa paglipas ng maraming oras mga kailan, maraming beses din kaming umikot pero wala pa rin sinisibad ni isa sa aming mga buya. Habang kami ay naglalayag mga kailan, napansin namin na biglang nag-iba ang ihip ng hangin at nagpakita sa amin ang maitim na ulap na posibleng magdulot ng malakas na subasko o thunderstorm.
Dahil dito, nagpa siya kami na kunin na ang mga buya at itong nasa laot ang dapat naming unahin. Habang isa-isa naming pinupuntahan ang mga buya, napansin namin na parang may sumimbad na dito sa isa. Kaya naman pagkakuha ni tatay ay agad niyang pinakiramdaman kung talagang may huli. Nakangiti na dito si tatay habang hinihila ang tansi. At kahit hindi niya sabihin ay ramdam ko na meron na kaming nahuling isda. At dahil alas 11 na ng umaga, wala na kaming ibang opsyon kundi ay tuluyan ng kunin lahat ng buya, may huli man o wala. Hindi na talaga nadagdagan ang aming nahuling isda mga kailan hanggang sa maikarga na namin ang panghuling buya. Ganun pa man mga kailan, thankful pa rin kami dahil may biyaya pa rin kaming natanggap. Walang problema kung konti o marami kaming nahuli. Ang mahalaga ay marunong tayong magpasalamat sa maliit at malaking bagay na ating natanggap.